Isang maganda at mapagpalang araw para sa ating lahat. Ako nga pala muli, si Teacher Aika, ang inyong magiging guro sa Health 4. Tayo ngayon ay nasa Quarter 2, Aralin 3 na may pamagat na O sakit, paano ka kumakalat? Handa ka na ba? Kung handa ka na, magsimula na tayo! Ang layunin natin sa ating aralin ngayong araw ay inaasahan na sa pagtatapos mo sa aralin na ito ay naiisa-isa mo ang iba't ibang elemento o sangkap ng chain of infection o kadena ng impeksyon. Ang nakahahawang sakit ay patuloy nakakalat kung hindi mapuputol ang tinatawag na chain of infection. Ito ang kadena na naglalarawan kung paano kumakalat ang sakit. Handa ka na ba sa bago nating aralin? Alam kong gustong-gusto mo na naman ang panibagong kaalaman, pero bago yan, isang pagsubok muna ang ibibigay ko sa iyo para malaman kung hanggang saan na ang alam mo tungkol sa bago nating pag-aaralan. Mga bata, pagmasdan natin ang larawan. Naaalala niyo pa ba ang larawan na ito? Ito ay tinatawag natin na kadena ng impeksyon o chain of infection. Dito malalaman natin kung paano tayo nakahahawa ng sakit papunta sa iba at paano nga ba tayo nahahawa ng sakit mula sa iba. Tara, bigyan natin ng diin. Narito ang sangkap ng kadena ng impeksyon na maaaring magbigay linaw sa ating mga katanungan. Una ay ang infectious agents. Ito ay mga mikrobyo o microorganismo na nagdudulot ng nakahahawang sakit. Ito ay nagmumula sa virus, bacteria, fungi. Ikalawa ang reservoir. Ito ay lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mga causative agents. Ito ay maaaring tao, hayop, lugar, lupa, pagkain, tuwalya, pinggan, kutsara, tinidor at iba pa. Ikatlo ay ang portal of exit. Ito ang mga labasan ng mikrobyo. Halimbawa nito ay sa bibig ng isang tao kung saan tumatalsik ang laway habang nagsasalita, naghahatching o nagbabahing o umuubo. Ang sipon, dumi at dugo ay halimbawa rin. Narito naman ang ika-apat or mode of transmission. Ito ang paraan ng pagsasalin o paglilipat ng mikrobyo sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets, airborne, foodborne, vectorborne at bloodborne. Maaaring maisalin sa tuwiran o direct o di-tuwirang indirect na pakikipag-ugnayan gaya ng lamok, heringelya at paggamit ng personal na gamit. Ikalima ay ang portal of entry. Daanan ito ng mikrobyo sa katawan ng ibang tao. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagkalanghap sa balat o sugat at pakikipagtalik. Kung ikaw ay may sugat, maging mas maingat dahil maaaring sa sugat mo magdaan ang mikrobyo. Ika-anim ay ang susceptible host. Ito ang bagong tirahan ng mikrobyo. Dito sila maaaring manirahan at magparami. Ang mga bata, matatanda at mga taong mahina ang resistensya ay madaling kapitan ng sakit.
Para sa ating gawain, suriin natin ang chain of infection ng sakit na pulmonya at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Chain of infection ng pulmonya. Agent, viruses, bacteria at fungi. Ang reservoir o lugar kung saan ito naninirahan ay sa baga ng tao. Saan nga ba ang portal exit nito? Sa bibig at ilong. Paano ito nakakahawa? Pag-ubo at pagbahing. Paano naman ito lilipat sa isang tao pa? Sa pamamagitan ng bibig at ilong bilang portal of entry. Sino nga ba ang susceptible host? O sino ang mga pwedeng mahawa? Kahit sino maaaring magkaroon ng pulmonya. Ayan mga bata, ngayon naman sagutin natin ang mga tanong. Anong mikrobyo ang sanhi o pinanggagalingan ng sakit na pulmonya? Ang sagot, viruses, bacteria at fungi. Saan maaaring manirahan at dumami ang mikrobyo na nagdadala ng pulmonya? Ang tamang sagot, sa baga ng tao. Saan lumabas ang mikrobyo na nagdadala ng pulmonya mula sa pinanggalingan nito? Ang tamang sagot, sa bibig at sa ilong ng isang tao. Paano ito nakakalipat sa ibang tao? Ang tamang sagot, pag-ubo at pagbahing. Saan naman maaaring pumasok ang mikrobyo na nagdadala ng pulmonya? Ang tamang sagot, sa bibig at sa ilong ng isang tao. At sino naman ang mga maaaring mahawa ng sakit na ito? Sagot, kahit sino maaaring mahawa, bata, matanda, lalaki, babae. Isulat sa loob ng bawat piraso ng chain ang mga sangkap ng chain of infection. Ito ay ang ating pinag-aralan kanina. Para naman sa iyong guide o sa sagot, narito ang tamang sagot. At bilang pangwakas na ating gawain, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Number 1, ano ang nawawala sa chain of infection? A. Circuit of transmission. B. Transmission line. C. Mode of transmission. Or D. Transmission connection. Ang tamang sagot, letter C. Number 2, alin ang halimbawa ng infectious agent? A. Bacteria. B. Dugo. C. Kamay. O D. Tao. Ang tamang sagot, A. Bacteria. Number 3, ito ang lugar kung saan nagpaparami ang mikrobyo. Anong elemento ng kadena ng infeksyon ang tinutukoy nito? A. Infectious agent. B. Reservoir. C. Portal of exit. Or D. Portal of entry. Ang tamang sagot, B. Reservoir. Number 4. Alin ang madaling panirahan ng mga mikrobyo? A. Malinis na pangangatawan. B. Mabangong damit. C. Mabahong prutas. O D. Maruming gamit. Ang tamang sagot, D.
maruming gamit. Number 5. Anong sakit ang maaaring makahawa at kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplets? A. Leptospirosis, B. Dengue, C. Sipon, o D. Pigsa? Ang tamang sagot, letter C, sipon. At para naman sa ating karagdagang gawain, magsaliksik tungkol sa isang nakahahawang sakit. Gumumpit ng larawan ng chain of infection na nagpapakita ng mga sangkap kung paano na ililipat sa ibang tao ang sakit na ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat! Naway marami kang natutunan ngayong araw na ito. Muli, ako si Teacher Aika at ikinagagalak kong makasama kayo ngayong araw. Paalam! Hanggang sa muli!